Hey guys, welcome back again to my channel. So for today, ayan, meron na naman tayong bagong videos, no? Ay, video lang pala kasi isa lang pala to. Well, anyway, sa inyo, no, may bago na naman tayong vid and this is gonna be a tipid back to school kikay kit. Wow. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, bakit? Charot lang, pero kung talagang ang bago ka sa channel ko, magpapakilala ko, I'm Yen and I'm a beauty, fashion, and lifestyle content creator. So, welcome to my channel! Okay, so wag na natin ito masyadong patagalin, no? So, let's start this video in 3, 2, 1. Okay, so from the word itself na tipid, kikay kit, so lahat ng babanggiting kong products or yung mga lahat na nasa loob ng kikay kit ko ay talagang kaya nating i-afford, yung talagang pang presyong estudyante lang, yung mga presyong wala pang sweldo, yung mga wala pang trabaho, ganoy. Okay, so first I'm gonna show you my makeup bag. So ito siya, ayan. So ayan, kita nyo na kagad yung mga laman ng kikay kit ko, no? Pero syempre, sasabihin ko pa rin sa inyo mamaya isa-isa. So ganyan lang siya, parang net type siya, kaya kita mo yung loob, ayan, parang net type. Tapos, di-zipper lang siya and ganyang kalaki. So, dito ko nilalagay lahat ng kakikayan ko sa buhay. So, actually, yung bag na to, hiningi ko lang sa ate ko kasi, ayun, madami kasi siyang ganitong mga bag. So, humingi ako ng isa. And sabi niya, binili niya daw to sa National Bookstore kasi talagang lagayan siya ng mga files, mga papel, ng mga highlighter, ballpen, ganun. Para siyang pencil case. Pero, ayan, ginawa akong pang kikay kit ko. Kasi, why not? Tapos, itong pouch na to, nabili niya daw to ng mga 30 plus pesos dun sa National Bookstore. Okay, so now, ito na yung pinakagusto natin na part. Papakita ko na sa inyo yung mga laman ng aking kikay kit. So, I'm gonna start with this one. Itong tissue ko from Watson. So, nabili ko to sa Watson's and 50 pesos siya, pero 10 pirasong ganitong maliliit na tissue. So, sobrang importante na magdala tayo ng tissue sa loob ng ating kikay kit, no? Kasi you never know. Ako pa naman, madalas ako tawagin ng kalikasan. Kaya yun, Diyos ko, kaibigan ko na lahat ng CR dito sa Manila. Okay, so let's move on to the next item. And ito siya. Ito naman yung Vitres na hair freshener that eliminates unwanted odor and keeps hair smooth and shiny. Charot, kala mo naman talaga, no? Pero ayan, dito ko lang siya binasa. Sa description niya mismo sa product, ayan nakalagay. Eliminates unwanted odor and keeps hair smooth and shiny. So, ayun yan. No, lagi ko itong ginagamit especially after ng biyahe ko papuntang school kasi diba parang medyo malayo yung school ko and nagko-commute lang ako. So, kapag tirik na tirik yung araw and sobrang pawis ako, hindi natin maiiwasan ng mga muy araw yung buhok natin. So, if ever that happens, ayun, mag-spray spray lang ako all over my hair and then boom, ayan, refreshing na ulit ang ating hair will do. Sobrang refreshing na umuwi nito and hindi pa siya malagkit. Tapos, yung price niya, nakalimutan ko na pero ilalagay ko naman siya somewhere here. Mag-i-edit ako ng mga price dyan. And lahat na din ng mga products na babanggitin ko, ilalagay ko na lang yung price ditong banda. The next one, ito yung aking cologne. So, ayan ang aking cologne. Kung gusto nyo malaman, ayan na siya. Ito yung Bambini na baby cologne. Diba? Baby cologne siya, pero ginamit ko siya sa akin kasi, bakit ba? Charot lang! Pero ito na po yung aking cologne, no? So, ayan, Morning Tickles yung variant niya. So, ito yung pinili kong cologne kasi parang ang sweet niya lang, ang calm niya lang, ganun. Hindi siya matapang, hindi din mababaw yung amoy niya. Mababaw yung amoy, meron bang word na nun? Pero ayun nga, nasa gitna lang yung, ano nga, yung pagka-sweetness ng amoy niya, ganun. Well, anyways, ayun, nagdadala ko ng cologne kasi para, alam mo yun, para lagi tayong mabango, diba? Okay, so next one is this. Ito yung oil control sheet ng Finesse or blotting paper. So ito, 31 pesos lang ata to sa Watson's. And then, ayan, meron na siyang 100 sheets. So ito, lagi ko itong dinadala kasi yung face ko, parang combination siya from dry to oily. So if ever na maging oily yung face ko, ayan, kukuha lang ako ng isa and then ibablot-blot ko lang dyan para mawala na yung oiliness ng face ko. Okay, so next one, dito na tayo sa mga makeups or pang retouch ganon pag nasa school. So, I'm gonna start with my powder, which is this, ayan, yung Bench Daily Spell na magic powder nila. So, ito, lagi ko itong dinadala na pang retouch kasi para mabilis, diba? So, ito, pag powder, gaganyan mo lang, tapos ganun-ganun mo lang, and then tapos. And magaan pa siya sa mukha, and maganda talaga to kasi yung shade niya, natural lang. So, pag in-apply mo siya sa mukha mo, hindi siya maputi, unlike sa ibang powders na parang maputi talaga kapag naglagay ka ng pulver.
mo, talagang magmamatch siya sa skin tone color mo. And actually, pwede nga siyang pang bake and mabibili mo siya sa mga bench stores ng 23 pesos lang. Kaya I swear na if ever na naghahanap kang pang everyday na powder, ito na lang yung bilhin mo kasi maganda talaga siya. Plus, meron pa rin pala siya ditong UV sunscreen and vitamin E. So, diba, bongga? Okay, so next one, ito naman, nagdadala din akong pang kilay and ito yung dinadala ko, yung sa Nichido na eyebrow pencil in the shade Walnut. So, nagdadala ako nito kasi madalas kasi sa school, wala akong kilay and parang nag-eyebrow gel lang ako. So, if ever na parang sipagin ako or parang trip ko magkilay, ay magkikilay ako sa school. So, ayan. O nga pala yung price nito, ayan. Diba? Hindi ko pa natatanggal yung tag, pero ayan siya, 138 pesos. Okay, so next one is itong blush on from Fairy Cosmetics. Ayan yung Fairy Clay Blush nila in the shade Piper or Sunset Tan. So, yung color nito, ayan lang siya. Parang orange-orange vibes siya. So ako kasi personally, mahilig ako mag-blush on kasi feeling ko isa yun sa nakakapagpabuhay ng mukha. So if ever na mawala na or mahulas na yung blush on na nilagay ko before, ayan, pwede ako mag-retouch using this one. So ito, mabibili mo to ng 110 pesos for 15 grams beshi dun sa isang shop sa Shopee na ilink ko on the description box. So if you're interested, ayan, kinda check it out. Okay, so next one naman, itong aking mga lippies. Ito yung mga current favorite lippies ko ngayon. Ito yung una, yung sa ET Organics na Lip and Blush Tint Stain in the shade Cherry. And then next one, itong Fairy Cosmetics na Lip Tint in the shade Pixie. And then last one is this Fairy Mousse Paint in the shade Truffles. So silang tatlo, lahat sila dark shades kasi mahilig ako sa dark shades kapag sa lips. So una ito, yung sa ET Organics na Lip and Blush Tint Stain. So ito, hindi siya nakaka-dry ng lips as in ang moisturizing niya sa lips and then ang pigmented din niya and then long-lasting din siya. Kaya gustong-gusto ko siya, pati yung shade niya ang ganda. By the way, for those who are wondering, ito pala yung gamit ko sa lips ngayon. Ayan. So, ito naman, isa siya sa favorite ko kasi ang ganda-ganda ng kulay niya. Bet na bet ko yung color niya. Para kasing pa-brown na siya. Wait lang. Ito yung swatch niya. Ayan, o diba? Parang pa-brown na siya and feeling ko, it really fits me. Plus, sobrang pigmented niya pa. Kaya ayun, lagi ko siyang ginagamit. And then, next one naman is ito, yung sa Fairy Mousse Paint ulit ng Fairy Cosmetics. Ito talagang super bet na bet ko to kasi ang velvet niya. And yung color pa niya ang ganda. So, bigyan ko kayong swatch. Ayan. Diba, ang ganda. Ang ganda ng pagka-dark red ng color niya. And yung texture pa niya, basta ang ganda ng texture niya, it's velvet and matte. And ayan, super pigmented. Pero hindi siya ganun ka-long lasting, pero okay lang. Diba, tagal lang siya ng mga ilang oras lang, unlike sa mga lip tints. So ayun, parang na rin kasi itong lipstick, kaya okay lang, kahit hindi siya ganun ka-long lasting. Ito nga palang dalawa, itong Fairy Mousse Paint and then itong Fairy Lip Tint, ay mabibili mo doon sa parehas na shop kung saan mo to mabibili yung kaninang binanggit ko, yung sa Fairy Clay Blush na Piper. So, nasa description box po ang link. Okay, finally, so doon na tayo sa pinaka-last na items dito sa loob ng aking VK kit. So, ito sila, ayan. Ito yung una, ito, brush to, ayan. Nakalagay lang sa ganyang container para, alam mo yun, hindi siya madumihan sa loob. Tapos, ayan, o diba, bongga. So, ito, nabili lang to ni Mama sa Shopee ng mga 50 pesos lang, ganun. And the next one, ito, may curler akong dala. Kasi yung lashes ko, lagi siyang bumababa, makulit siya, lagi siyang bumababa. So, lagi din ako nagka-curler para, alam mo yun, umangat yung lashes ko and mabuhayan ang mata. And the next one, meron din akong spoolie kasi diba, yung panggamit ko na kilay or yung dala kong pangkilay ay pencil lang. So, ayan, pang-blend ng pangkilay. And then, last one, itong salamin. Para kapag nag-retouch ko, makita ko yung sarili ko. Girl, bakit ka nagmamadali? Hindi ko din alam kung bakit ako nagmamadali, pero ayun nga, ayan. Wala na naman ang ating Kikay bag. So that means this video is done. So napakita ko na sa inyo yung laman ng aking Kikay kit. So sana may mga nakuha kayong ideas and information. And don't forget to like this one if you enjoyed it. And of course, subscribe to my channel to see more of me. And I'll see you on my next video. Bye! We'll be right back.